Shout out guys, lahat na good afternoon, good evening, at good morning sa lahat. Shout out sa Facebook at YouTube. Kumusta na kayong lahat? Malapit na yung Pasko. Pero wala pa rin ceasefire sa SOCMED, no? Ganun talaga. Nakasaraya na, no? Kasi ganyan talaga. Kung walang umapapil at umiipal, wala ding mga warriors na pipigil. Diba? Ganun lang yun. Ganito lang yun, guys. Ano muna ako sa politics? Kasi nga medyo maraming bagay na nakakaligtaan ko pero hindi ko matatanggap ito. Bumabalik na naman sa isipan ko ang mga kasamahan ni Guillermina Arcillas Barrido na mga tao ni Trillanes, no? Actually, si Guillermina, lagi nilang sinasabi ay bumabaliktad si Guillermina sa kadahilanan na ayaw niya ang ginagawa ni Trillanes. Hindi sa ayaw, kundi hindi siya binayaran ni Trillanes dahil hindi nga siya consistent sa mga sinasabi niya. Dahil nga sumimplang siya doon kay Pulong noong 2017 na nagpa-drug test si Pulong noong time na yun. Kasi ang sabi niya noong 2016 na si Pulong, April yun na lumabas siya noon, na ang sabi niya noon ay si Pulong ay cocaine addict. So nung si Trillanes laging nagngangakak sa Senado, unahin mo muna yung anak mo na para ipa-drug test. Hindi kami, hindi mga artista, hindi yung ibang tao na magparandom drug test o surprise drug test, ganito-ganyan. At yung tukhang-tukhang na yan, wala yan. Hindi yan totoo. Ayan, hindi yan totoo. Unahin mo muna yung anak mo. Ngayon, talagang kinana ang hamon ni Trillanes at si Pulong ay nagpa-drug test. Ang problema doon. At masakit. Negative. Kaya yon binasura si Guillermina Arcillas Barrido. Sa mga sinasabi naman ni Guillermina ay hindi siya nabayaran. Ganun lang yun. So, nagpapatunay at nagpapahiwatig na talagang mga bayaran ang mga witnesses ni Trillanes. So ngayon, meron na naman siyang witnesses noon. Sumunod si Matubato at Las Cañas. Ngayon ay si Matubato ay tao ni Dilima, kasi nga si Dilima ay naghihikayat noong 2014 pa lang na meron na talagang extrajudicial killings o AJK sa bansa namin. Yun yung DDS na sinasabi niyang Davao Death Squad. Pero hindi totoo yun, guys. Sa totoo lang, ako na magsasabi noon na hindi totoo yun. Bakit? Kung may DDS kami, no, may Davao Death Squad kami dun sa amin, eh yung mga Sparrow unit na yun na ano dun sa area ng Region 11, hindi na kay President Digong yun. Kasi nga ang jurisdiction lang niya ay Davao City, di po ba? So sa amin, may mga mayors kami doon. Sa Region 11, marami. So hindi mo masasabi na kay President Digong yun. Okay? Ibang grupo yon ang gumagawa noon. Hindi po yung nasa gobyerno at nasa otoridad natin ang gumagawa ng ganoon. So ngayon, ang nag-start talaga na yan nang dahil sa inggit nila at gusto talaga nila na masira si President Digong. Ang nag-start niyan ay si Dilima. Gawa niya yon. At ito si Attorney Sabio ang ginamit niya. Ngayon, ito naman si Trillanes ay may galit kay President Digong kasi si Trillanes pinupush niya to hanggang sa nakarating sa ICC. Pero bago nakarating yun sa ICC, itong si Lugaw, no, nung tinanggal siya sa HUDDC, yung sa housing program niya na ginawa siyang kabinete ni President Digong noon at siyang may hawak ng HUDDC noon. Nung tinanggal siya kasi nag-aaliwaliw, wala naman siyang sentro doon, na hindi naman siya nakafocus doon sa pagiging appointees niya ng Pangulo. So tinanggal siya ng President Duterte nung time na yun, nagwala siya. Nung kumontra siya doon sa time na yun na sa tukhang, kumontra siya doon. Kaya nagsabi siya na may extrajudicial killings, mayroong palit ulo, mayroong gito ganyan, may mga pulis na gito ganyan. Actually, sa totoo lang, sa panahon pa ni Abdoy Noy, meron na talaga itong mga pulis scalawags. Meron na tayong mga scalawags noon. So, noong dumating ang ng time kay Abdoy Noy, eh mas lumala ng palala, no? Hanggang sa nagkaroon ng kuwan si Dilima sa loob ng bilibid. Dumating yung time na kay President Digong, nasabi na nga niya na ang war on drugs niya ay bloody. So tanggapin na natin na magiging bloody, di po ba? Expected na yon dahil nga sa panahon ni Abnoy Noy, hindi niya talaga yon na gagawa ng nadidisiplina.
So ngayon, ang ginagawa nito ng si Lugaw, nag-ngak-ngak-ngak doon sa human, sa international human, sa international human rights coalition, no? Doon siya nag-ngak-ngak siya doon. Ngayon, hanggang sa nakarating doon sa mga special rapporteur, sila Agnes Calamard, na pumunta sa Calamard, na pumunta sa Pilipinas. So, nung dumating Calamard, dumating sa Pilipinas yung hindi naliligo. So, ngayon, dumating yung mga kasama ni Agnes, yung mga special rapporteur. Hanggang sa dumating ang punto na pumunta na talaga siya sa ICC, kasi ipinupush nila ni Louis Daluis at ng grupo niya. So, si Trillanes at itong si Alejano, yun ang pumunta doon. Okay? At pinayagan naman ang ating DFA. Ewan ko kung bakit, kung anong meron, diba? Alam nyo na. Gustuhin nila talagang matanggal ang Pangulo nang dahil sa yun ang nagiging negosyo nila ng mga kalaban natin. No? Ngayon, hanggang sa tinanggal, hanggang sa nagulo at natanggal, nakuha rin to si Sireno, hanggang sa nagulo na talaga. At pinupush ang extrajudicial killings para si Presidente Digong ay mag-resign or ma-impeach. Yun ang gusto nila at para makulong, no? Hanggang sa nag-decide ang Pangulo na umalis na sa ICC. So wala nang jurisdiction ang ICC na para pangialaman ang bansa natin. Yun yung totoo doon. Kaya ang kita nyo, wala nang special rapporteur. Wala nang pumupunta sa bansa natin. Dahil nga ayaw na nila mangialam dahil wala na talaga silang pakialam at hindi na sila pwedeng tumungtong doon. Ngayon, dumating yung punto na nakikita nila ngayon na wow, ang Philippines ang ikalapito sa candidates ng ating bansa na welcome ang mga investors na pumasok sa bansa natin after COVID. So ayaw nila yun. Gusto nilang sirain yun. Bakit? President Duterte yun eh. Diba? Sa ngayon, ano naman ang sinabi ni Fato Binsoda? Eh, meron siyang nakita, naakitaan niya na meron talagang extrajudicial killings sa bansa. See? Kasi nga, si Fato Binsoda, eh parehanin nila ng utak. Mm-mm. Bakit si Fato Binsoda, matanong niyo ba, kung makauwi ba siya sa bansa niya? Diba hindi? Oh, diba? Ganun lang yun. Kaya, ganun ang mangyayari doon. So, expected na yun na meron talaga silang gagawin na hindi maganda after nito. Dahil nga, gusto talaga nilang sirain at sirain ang Pangulo, pero hindi nila matitakedown. Kaya kahit araw-arawin nilang magsisigaw, makibaka. Yan si Trillanes, magngangakak, demokrasya, ganito, ganyan. Kailangan ng ganito. Pero, everyday, si President Digong pa rin ang Pangulo. Wala pa rin nangyayari hanggang sa katapusan, no, ng kanyang termino. Ganun lang yun. Kaya Trililing at ng mga dilawang mga pawok, ng mga bopos, ng mga boplaks na andyan, ng mga patay gutom sa posisyon, manigas kayo. Dahil araw-araw yan, paggising nyo sa umaga, si President Digong pa rin ang presidente ng bansa. Kaya wala kayong magagawa. Kita nyo, ilang in-pay na ngayon ang sumuko. Kasi 'di ba? Kasi nga wala na eh. No, patapos na. Patapos na kayo. Ganun 'yun. Kaya sabi ng Pangulo, ikaw ngak-ngak nga nang ngak-ngak. Oh, puro ka daldal. Wala ka namang napakulong. Ako wala naman akong napakulong, pero nasaan na sila? So that means sila ay nawawala. Ganun 'di ba? No, so congratulations sa ating Pangulo na kahit na anong kritiko o kritisismo ang nangyayari sa kanya at ang ginagawa nila Trillanes at ng grupo niya at nila Dilima at Lugaw, wala pa rin. Andyan pa rin ang Pangulo nakatayo at malapit na matapos ang problema ng COVID, no, iwan natin kung hindi na matatapos, pero at least kahit papano ang Philippines ay isa, no, sa candidates na eka number 7 na will come para sa mga investors. So ganun talaga ang life. Sisirain at sisirain talaga na si President Digong dahil sila ay mga opposition. Ay ang sabi ni Chair Joke, no, ay sila ay mga taga-opposition kaya ang trabaho daw nila ay mag-oopos. Kaya wag nyo nang ibuto yan kung tatakbo kahit pa congressman dahil ang gagawin talaga nila pag naka-opo doon, mag-opos ng mag-opos. Diba? Oh, good luck guys! Christmas na, malapit na. Diba? Ganun lang yun. Be happy.